Barangay Ginebra mga bro, naputol lang nga ang kanilang winning streak. At Justin Brownlee, bakit hindi masyadong tumitira? Yan mga bro, pagkatapos mang ilike ang ating video, mag-subscribe na rin kung bago ka pa lang sa ating channel. At i-click ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga sports balita. May Facebook page na nga tayo mga bro, kaya i-follow nyo na, nasa comment ang link. So good sign nga para sa Barangay Ginebra mga bro, dahil nakapaglaro na nga itong kanilang isang big man na si C-Stand. Pinangunahan niya nga ang opinsa ng Barangay Ginebra sa first quarter, pero tinambakan nga ng 30 points itong Barangay Ginebra. Maraming ang nagsasabi mga bro na bigay daw ang laban na yon. Para sa akin mga bro, wala naman sigurong bigaya na nangyari. Dahil kita din naman natin ang effort ng Magnolia Hotshots. Bigyan na lang natin ng credits yung pinakita ng Magnolia Hotshots, dahil hindi naman nagsisinungaling ang stats mga bro. Masama lang talaga ang shooting ng Barangay Ginebra sa field, at na-outscored nga sila ng Magnolia Hotshots. Hindi nga napigilan ng Barangay Ginebra itong si Antonio Hister, na nagtala ng almost triple-double, 28 points, 18 rebounds at 9 assists. Sakto talaga sa sistema ng Magnolia Hotshots ang import na ito mga bro, dahil malapad nga ang pangangatawan nito at may galaw din talaga sa ilalim. Hindi naman masama ang nilaro ng mga locals nitong Barangay Ginebra, pero butas lang talaga ang kanilang depensa. Maraming ang mga open shot na na-convert itong Magnolia Hotshots. Sa kabilang banda naman mga bro, Justin Brownlee, bakit nga ba hindi masyadong tumitira? Kay Justin Brownlee nga nakasintro itong opinsa ng Barangay Ginebra, pero mababa nga ang naging scoring output ni Justin Brownlee. Siya pa rin naman ang leading scorer sa Barangay Ginebra na may 22 points, 7 rebounds at 9 assists. Sinunda naman ni Scotty Thompson ng 19 points, 2 rebounds at 3 assists. Isa nga sa mga posibleng nakita kong dahilan mga bro kaya mababa ang naging output nitong Barangay Ginebra sa Manila Klasiko ay yung pagod. Naka-apat na laro nga sila sa isang linggo, at yung naunang tatlong laban nga nila ay dikdikan, kaya parang naubusan talaga ng enerji ang Barangay Ginebra. Kabaliktara naman para sa Magnolia Hotshots, dahil all out nga ang kanilang naging performance, at kailangan din talaga nila ang panalo na yon upang hindi sila mabaon sa talo. Sa ngayon nga ay wala ng undefeated sa standing, at ito pa lang naman ang unang talo ng Barangay Ginebra mga bro. Alam naman natin na babawi at babawi ang kupunan na ito sa kanilang mga susunod na laban. Na-outplay lang talaga sila ng Magnolia Hotshots. Hindi rin talaga siguro nila ine-expect na magiging ganun kaganda ang shooting ng Magnolia Hotshots, kaya masyado silang naparelax sa depensa. Kaya asahan natin ang magiging adjustment itong Barangay Ginebra next game. Kayo mga bro, anong masasabi nyo tungkol dito?